Hello everyone, it's me again, Sandy, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, I'm going to cook. Cooking vlog tayo for today. So magluluto tayo ng adobong tilapia tsaka fried bold fish. So yung pinakita ko, sibuyas at bawang, kailangan natin yung panggisa para sa adobong tilapia. Then doon sa kawali, naglagay na ako ng mantika. So kailangan hintay natin na uminit na sobra yung mantika bago natin ilagay yung isda. Kasi pag hindi mainit yung mantika, patas nilagay natin yung isda, didikit siya sa kawali. So much better talaga yung sobrang init. So yan, nilagay na natin yung isda sa kawali. Yan, wait lang natin na maluto, piprito natin, then after that yung isda. So yan, pwede na natin siyang takpan para lalong mas mabilis maluto yung isda. So, wait, linis muna natin yung mga gilid-gilid para malinis yung kitchen natin habang nagluluto tayo. So, for now, magpre-prepare naman ako ng para sa pag-isa natin mamaya sa ng adobo. Tilap yung adobo. So, yan. Hiwain muna natin yung sibuyas. Magcha-chop tayo ng sibuyas, then ng bawang, syempre, para sa pang-gisa. I'll be your anything if you be the one to take. So yan, natapos ko na i-chop yung onion and then yung garlic. So yan, yung isa naman, binaligtad ko na yung isang isda kasi luto na siya. So yung isa naman, try natin. So medyo parang madikit pa siya. So yan, okay na rin, luto na. So yung kabila naman. So, yan, check natin kung luto na yung ilalim. So, papamadikit pa. So, hindi pa siya luto. Takpan uli natin. Wait pa tayo ng ilang minuto para maluto yung fish na. So, yan, nagpalit ako ng kawali kasi maliit yung nagamit ko noong unang kawali. So, nanghiram ako ng kawali sa tito ko para medyo malaki. Para magkasya pa yung apat na fish na kailangan kong iprito. So, yan, wait lang natin yung mantika na uminit ulit. So, yun, nakita nyo na prito na yung dalawa, luto na. So, may apat pa. So, yan, naluy natin yung mantika. Then, later on, lalagay na natin yung apat na isda pang natitira. So, yan, nilagay ko na yung apat na kailangan kong lutuin na isda. So, yan, di ba, nagkasya yung apat para hindi na ako magdalawang luto pa. So, ayan, tinakpan natin para mas mabilis siyang maluto. So, wait lang natin uli na maluto. Then, tsaka natin babaliktaran. Takpan uli natin. I'll be your anything if you be the one to take me. So, naluto na yung isda. Hindi ko lang napakita sa inyo kasi akala ko naka-on yung cellphone ko. So, ayan, magpe-prepare na ako ng coating para sa fried bold fish. So, ayan, meron ako Tasty Boy ready. Then, maglalagay tayo ng itlog. Siyempre, haluin natin yan. So, yun, nakita nyo yung isda kanina. Pinakita ko sa screen. So, yun yung isda na himay-himay ko. So, yan, ibibilugin lang natin yan. So, yan. Tapos, saka natin i-dip sa itlog. Then, after that, sa breading naman. So, ganun lang. Para lang tayong nagawa ng bilo-bilo. So, yan. Paulit-ulit lang hanggang maubo. Natapos ko na lagyan ng coating yung fried bold fish ko. So, yan yun yung ginamit kong kawali. So, yan, piprito lang natin. Magic na fried bold fish. So, yan, piprito lang natin. So, mukhang luto na siya. So, yan, after nan. Medyo nahihirapan po ako magbaliktad itong fried fish ball ko. Wala po kasi akong tong. So, pasensya na kayo. Kaya gamit ko ay siyanse. So, next time maybe kailangan ko ng bumili ng tong para mas madali magbaliktad ng mga niluluto ko. So, after pala niyan, tapos na ating fried ball fish. So, after naman niyan, lulutuin ko naman yung sauce para sa adobong tilapia.
So yan, open mo natin yung kabilang side ng fried bone fish natin. So ayan, luto na siya. So yeah, excited na talaga ako matikman tong luto ko. So ayan, luto na siya. Don't you think we're done? Don't you think we're done? Don't you think we're done? So dahil matagal maluto itong nag-iisa, nainip na ako. So mag-iisa na ako ng para sa adobong tilapia natin. So mag-iisa na ako, inuna ko muna yung sibuyas and then bawang. Syempre dun pa rin sa pinagprituhan natin, di ba, para tipid. Malinis naman yon. So yan, itin lang natin. Yan, naluin natin yung sibuyas, bawang. Sobrang bango niya, grabe. So yan, naluto rin sa wakas yung nag-iisang fried bull fish. So yan, yung pag-igisa natin ng sauce para sa adobong tilapia. So after pala nito, hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko siya niluto kasi it's my secret menu. So yan, natapos ko na lutoin yung sabaw ng adobong tilapia natin. So yan, nilagay na natin yung fish doon. Then ang ating fried bull fish, ang ating adobong tilapia, then ang ating fried bold fish. So, yan. Excited na akong matikman yung fried bold fish. So, tara. Toto ko, yan. So, matitikman na natin siya. Ito naman, matitikman natin. Sarap, paye. Yummy. Loto ni mama. So, sa mga magtatanong ng mga ingredients ng fried bold fish tsaka ng adobong tilapia, ilalagay ko po siya sa description ko sa video ko. So, basahin nyo na lang po yung mga ingredients doon. Then, kung nagustuhan nyo po yung video ko for today, please do like, share, and leave a comment down below. Then, wag nyo pong kalimutan mag-subscribe sa channel ko. And, don't forget to click the notification bell para lagi po kayo updated sa mga video ni Apple. I don't wanna say anything. Thank you, everyone. Cause if I do, I might say the wrong words. Oh no. So keep my mouth shut and not listen. Afraid I lose you if I